Yun. Good morning, guys. Nandito muli si Daddy Win and maligayang pagbabalik sa channel natin, no? And meron akong nakita dito na, ano, ewan ko kung anong kalukuhan nila to. Mag-react tayo and mag-observe tayo dito sa kanyang post. Nakita ko to sa TikTok. Okay? And yun nga pala, yung TikTok channel ba ang tawag doon? Yung TikTok natin, Daddy Win 101. Yun, pakisuportahan nyo guys, pakifollow nyo. And, yun, diretso na tayo dito. So, ito yung 1,000 piso. And meron siyang sinabi dito, paki-explain kung anong meaning ng symbol na to sa PH money na katulad ng sa national flower ng Hong Kong. So, ito yung sinasabi niya, bakit daw, ito, pakita ko muna sa inyo yung, ito, yan, bilugan natin, yan. O kaya i-zoom out natin saglit. Ay, sorry. Dapat pala na-off ko muna si brush. Focus natin ng konti, ah. Yan. Tapos, bilugan ko siya. Oops, sorry. Bilugan ko siya, guys. Oops, na nasasama yung ano. Ito. Yan. Kita na, ah. Then, medyo mababa kasi. Ayan. Ando natin. Iando natin. Ayan. O, diba? Yun daw national flower ng Hong Kong. Bakit daw meron din dun sa pera natin? Kasi ito pinapakita na to, pera din ito ng Hong Kong. Okay? Hindi ko sure kung ilang Hong Kong dollar yata tawag nila eh. Oo, Hong Kong dollar, saglit. Ayan o, meron din daw sa atin. Kita niya, binilugan nga niya. Ano bang Hong Kong dollar to? 100. So yung sa atin, 1,000. And ang tanong niya, paki-explain daw kung anong meaning ng symbol na to sa Philippine money na katulad sa national flower ng Hong Kong. O kaya alamin natin yan guys kung ano bang meaning yan and symbol na yan. And ito, isa pang sinabi niya dito, sino ang gumawa ng 1,000 peso? Peso pa, ha? 1,000 peso na pera. Piso yan, dapat 1,000 piso. Kasi sa English, peso yan. And pera din ng Argentina yan. Pag sinabi mong peso, may peso din sa Argentina, no? Dito sa atin, piso. 1,000 piso. Pag sa Tagalog. Okay? So yun, ano nga ba yung nasa Hong Kong bill na yan, yung 100 nila, 100 Hong Kong dollar bill. And ito yung makikita nyo sa picture. Yan. Oh. Kita nyo? Parang nga namang may resemblance, no? So parang tinatanong nila, sino ba ang gumawa na 1,000 piso? Bakit yung pera ng Hong Kong, may ganun sila, tayo meron din. So parang humahanap sila ng fault dito. So ano nga ba yan? Guys, ito, yung bulaklak na yan ay masasabi natin na hindi katulad ng nasa 1,000 piso natin. Why? Kasi ito, ayan, papakita natin, ha. Wait. Ching! Ayan, kita nyo yan? Yan po ay yung tinatawag na Bohinia. Okay, Bohinia. Hindi ko sure kung anong pronunciation na. Bauhinia, ganun. Bauhinia. Basta ganun, Bohinia. Sabi niya, commonly called the Hong Kong Orchid Tree. O, kita nyo, connected siya dun. Connected siya dun sa Hong Kong. Kasi Hong Kong Orchid Tree nga ang tawag sa kanya. Sa Bohinia Black. Ano yun? Bohinia X Blackinia. Is a hybrid leguminous tree of the genus Bohinia. It has a large thick leaves and striking purplish red flowers. The fragrant, mabango daw siya. Orchid-like flowers are usually 10 to 15 centimeters across and bloom early November to the end of the March. Of March, ganun. So itong bulaklak na to, siya yung nandito sa eto. Kasi nga, isa yan sa mga symbol nila. Posibleng national flower, saglit nga. Hong Kong orchid tree lang naman. Hindi tayo sure, ano. Pwedeng, oo,
kasi nasa pera nila eh. So pwede nga ano yan, symbol din yan sa kanila. Okay? Ayan, kita nyo. Maraming klase yung ano, yung buhay niya. And ito, yung buhay niya nga pala, nasa ano yan, pag sa Pilipinas, tawag dyan, alibangbang. Yan, alibangbang. Sit-sirit-sit, alibangbang. Alam niyo yung kantang yan, pero wala siya dun. Wala siya dun. Kasi, yung alibangbang dun sa sit-sirit-sit, parang ano yan, paro-paro. Yan. Sa ibang word kasi sa Pilipino, yung alibangbang ay paro-paro. And itong plant na to ay parang nga namang paro-paro. Pag nakita niyo yung alibangbang sa, dito sa Pilipinas, pag nakakita ko yung alibangbang, para siyang paro-paro. No? And siguro yun yung pinanggalingan din nung pangalan. Alibangbang. Alibangbang din yung tawag doon sa bulaklak ng bohinia plant dito sa Pilipinas. And ginagamit daw yan guys sa pagsahog sa mga sinampalukan, sinigang, ganyan. Kasi may amoy siya. Hindi pa ako nakakatikim ng ano eh. Nakatikim ka na ba nun, ma? Yung sinigang na may alibangbang. Basta yun yung ano, sinasabi dito. Nakita ko eh, nag-research ako konti tungkol doon sa alibangbang. And ginagamit daw siya doon sa sinigang at saka sinampalukan. Mga dish na yun. Tingin ko yung amoy niya ang masarap. Aromatic siya. Yun ang sinasabi nila sa alibangbang. So, yun. So, yun guys, kung halimbawa may nakaranas na sa inyo dito kung anong lasa nung sinigang o sinampalukan na may alibangbang, siguro, comment kayo sa baba. Hindi ko pa naranasan yun. Okay? Kasi hindi ko masyadong kilala rin itong plant na to. Okay? Katulad din siguro dun sa, ano, dito. Okay, ito. Yan. Hindi rin niya kilala, no? Kung ano yung national, o sabihin na natin, hindi natin nasasabing national, symbolic. Symbolic kasi siya sa Hong Kong eh. So, yun. Siya yung ano. Siya yung nakalagay dito sa pinakang Hong Kong $100. Okay? Hong Kong dollar na to. Siya yung plant. Hindi ito. Ayun, ano nga ba ito? Yan. Ano ba yan? Flowered symbol din yan eh. Siyempre, alam natin na yan ay yung tinatawag na ano guys. Sampagita. Yan. Yan, kita niya. Sampagita. Jasmine bouquet. Yan. Tawag sa atin dito sampagita. Siya yung national flower natin, guys. And yun, makikita nyo siya na binebenta sa mga highway, sa mga flower, ano, ganyan-ganyan. Mabango siya. Napaka-fragrant. Pag nakakakita nga ako nung ano, yung mga nakatanim lang sa mga bako-bakuran, no, kaya sa my school, inaamoy ko siya kasi napaka-bango. And napakaganda na itsura niya pag bagong bukadkad. Puting-puti siya. Yun, pure white. Tapos amuyin mo, ang sarap amuyin. Okay, parang aromatic talaga siya. No? And ginagamit yan pang sabit-sabit sa mga sasakyan para natural na o organic na pabango. And siya yung nakalagay dito guys sa 1,000 peso bill natin na bago. Yung may agila. Yung parang plastic daw. Yan, maganda yung pagkakagawa niyang bill na yan guys. Waterproof daw siya. Hindi basta-basta napupunit. Marami siyang proofing, no? And hindi pa ako nakahawak ng ganitong ano, bill, bihira pa. Parang hindi limited ba 'to ba? Hindi naman. Okay, siguro magkakaroon na ng maraming production nito and tingin ko magsi-circulate na rin sa atin 'to. And dito sinasabi nila, 'yun, nilinaw lang natin. Parang may gusto silang palabasin dito na bakit daw itinulad dun sa national flower ng Hong Kong. Hindi po yun ganun guys. Okay. Yan, pinalam natin na itong flower na to, okay, sa mga medyo, recap lang. Itong flower na to, ay yung tinatawag na alibangbang o bohinia, which is symbolic flower sa Hong Kong. O symbol nila. Okay, and itong nasa 1,000 bill natin, ayun yung sampagita o jasmine bouquet. Okay. Alibangbang and jasmine bouquet. Yan. Bouquet. And itong, ganun ba talaga yung bouquet? Parang yung paborito kong ano? Parang yung paborito kong yung social. Yung Pilipino na pagdating sa ibang bansa, social na yung pangalan. Alam niyo yung pangalan yun, guys? Pangalan niya ano? Casimiro Bucayo. Yan. Tapos nung napapunta siya sa ibang bansa, sumosyal yung pangalan niya, naging ano, Kashmir Bouquet.
Diba? So, yun. Balik tayo sa topic. Nawawala tayo sa topic. So, ito na yun. Nalino na natin, no? Hindi talaga siya connected. So, yun lang yung bottom line nun. Hindi sila connected. Magkamukha lang sila. Magkamukha lang sila, guys. Pag tiningnan nyo, ayan, nasa flag at saka yun nandito. Halos magkamukha. Pero, symbol ng bulaklak kasi yung ganyang itsura. So, hindi dahil parehong symbol, pareho na symbol, pareho ng, yun yung bulaklak, di ba? So, pwedeng ganun. Every time na nagdi-design sila sa currency, symbolic lang ng flower na ganun. Halos iisa yung itsura. Okay, guys. So, yun. Maraming salamat sa panonood. And dito muli si Daddy Vin. Sana may natutunan tayo dito. And yun, magandang araw. Bye-bye. Tadang!